banana templo ang Diyos ay awitan, ulitin sa langit ang lakas niyang talan. Sa tugtog ng tambol magsayaw purihin, mga alpa at lauta, lahat ay tutugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompya, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Banana templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit po malakas ang ulan at hangin, bunga ng bagyo na ating hinaharap sa kasalukuyan, hindi manghihina ang ating pananampalataya sa Panginoon. Upang sa pamamagitan ng ating santo, si Santo Padre Pio, ay hilingin na iligtas tayong lahat sa anumang sakuna, kapahamakan, bunga ng bagyong ito. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa, ang lahat ng mga nangangailangan ng ating panalangin dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa buhay. Special prayer intention po para sa kagalingan ni Reynaldo Panganiban, ganon din po para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Rodrigo Jimenez. Ganon din po ating ipagdasal ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Kasama ko din po ngayon ang kura paroko ng Mother of Perpetual Health Parish, Agoncillo, Batangas. Kapatid na pari mula sa Arsidiosesis ng Lipa. Narito po siya upang humingi ng tulong sa atin dahil ang kanyang simbahan ay nag-ground zero, bunga ng pagputok ng Bulkang Taal. Magsama-sama po tayo, natulungan ang parokyang ito at ipagdasal na nawa ay makabangong muli upang maitaguyod at maitayo ang dambana ng Mother of Perpetual Health na kung saan malapit tayong lahat bilang ina natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan,
at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos na mahal na kapangyarihan sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula sa ng likhain ng Diyos ang daigdig, maliban sa inyo, sino pang nakarinig sa tinig ng Diyos, mula sa haliging apoy at mananatiling buhay, sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihan sa mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at laging susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya'y sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansa. Sa utos ng poon, nilikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod, laban sa ang may takot sa Diyos ang nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila'y mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod, nabalsang hirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na ang aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yaman ng pag-asa'y sa iyong nasasalig. Mamalad ang ibinupon, nabalsang inirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat tayo, kung tayo'y makakapagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga minamahal, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Father J. Encarnacion, ang kura paroko ng Mother of Perpetual Help, kasama ang kanyang mga youth para mamigay po ng sobre sa inyo bilang paghingi ng saklolo sa kanilang simbahan na nag-ground zero. Sa ganitong diwa, nais ko pong bigyan ng pansin ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. I'm sure marami pong sumusubaybay ngayon dahil sa ating weather, sa kani-kanilang mga tahanan, kaya sila po. At kayong lahat na naririto physically ay ating binabati ng isang mapagpalang umaga in the name of the Holy Trinity. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ipagpaumanhin po ninyo ang kalalagayan ng ating pambansang Dambana ngayon kasi medyo maulan. Malakas ang hangin at basa ang ating flooring. Ano, lalo po yung ating nasa extension. Mag-iingat po kayo kasi medyo madulas at malakas ang hangin.
kaya iba yung pag-iingat po ang inyong gagawin. Dala ng kahapon ay low pressure area daw lang po. Ngayon daw po ay bagyo na signal number one. Kaya alam ko po na kayo ay galing pa sa iba't ibang lugar. At taus-puso ang aming pasasalamat dahil sa kabila ng lakas ng ulan, naririto kayo upang iparamdam at ipakita ang iyong mainit na pagmamahal sa Panginoon. And in the context of that love and that relationship with our Lord Jesus Christ through the celebration of the Holy Eucharist, hayaan niyo pong pagnilayan natin ang kapistahan ng banal na Santatlo ngayong linggong ito bilang pagpapalalim sa ating pag-unawa sa iisang Diyos sa tatlong persona na ngayon ay kanyang kapistahan. May kwento tungkol sa isang groom na magpapakasal, at mag-a-undergo ng sulit sa kanyang kuraparoko para alamin kung alam niya ang basic catechism ng Catholic Church. So, bago siya pumunta at humarap sa pari para sulitin, inalam niya at inaral niya ang mga sakramento at iba pang katisismo ng simbahan ng Catholic Church. At sa kanyang pagtatasa, ay kaya niya nang maipasa ang tanong ni Father sa kanya. Medyo kinakabahan ang kaunti nung humarap siya sa kanyang kura paroko. Dahil hindi naman siya sanay na alamin ang katisismo ng simbahan, kahit yung basic. Kaya nga po, nung tanungin ng pari na medyo maedad na at mahina na antay nga, kung ilan ang Diyos, napahina ang kanyang sabi dahil kinakabahan. At dahil bingi ang pari, nung tanungin, ilan ang Diyos? Di siyempre, bingi, malakas ang boses. Ang sabi niya ay, tatlo po, Father. Lakas-lakas eh, sabing ganyan. Ano ka mo? Walo, sabing ganyan. Kinabahan yung ikakasal na groom. Nagduda sa kanyang sagot. Biglang tumingala, umikot ang paningin, at tiningnan ang mga santong nakapaligid sa kanya at binilang. At ang sagot sa pari ay ganito, Father, kasama po ba pati maliliit? Ganyan kababaw o ang karamihan ng pagkaunawa natin sa ating katisismo tungkol sa Diyos. Kung minsan nga, hindi pa natin alam yung mga basic na katikisem o turo ng simbahan hinggil sa Diyos. Tama naman ang kanyang sagot. Kulang nga lang. Ang Diyos ay tatlong persona sa iisang Diyos. At yan ay sa ulong sa ulo natin. Pero merong mas malalim at mas meaningful na magandang pagnilayan natin hinggil sa pag-unawa sa kapistahan ng banal na Santatlo. Tama na ang Diyos ay Ama na kung saan ating ibinibigay sa Kanya ang paglikha. Tama din na ang Diyos ay Anak na kung saan ina-attribute natin sa Kanya ang pagliligtas. Siya si Jesus na ipinako, namatay sa krus para sa ating kaligtasan. At tama rin na yung pagmamahal na nanamagitan sa Ama at Anak ay ang banal na Espiritu kung saan sinasabi nating ikatlong persona. Sila'y tatlong persona sa iisang Diyos. Parang 3-in-1. Ano po? Parang kapilamang yan. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin kasi pag pinaghiwa-hiwalay mo, no, ay di kape na lang yung isa, creamer na lang yung isa. Yung isa ay sugar na lang. Bagamat
sila'y tatlong persona sa iisang Diyos, magandang masigit nating maunawaan ang bagay na ito, number one, in the context of a mystery. Misteryo po ang banal na santatlo. Kaya nga, inaanyayahan tayong ipasok ang ating mga sarili sa pag-unawa dito bilang isang misteryo. At dahil ito isang misteryo, at dahil tayo nilikha lamang, huwag nating pipiliting maunawa ang lahat ito. Dahil hindi natin kakayanin. Bahagya natin itong maunawaan sapagkat ipinahayag ito ng Diyos. Ang tawag ay revelation. God revealed the Trinitarian God. At matutunghaya natin yan sa banal na kasulatan. Now, bukod sa pag-unawa dito para bilang isang misteryo, maganda rin pong unawain ang banal na santatlo in the context of relationship. Silang tatlo ay nagmamahalan. Alisin mo ang pagmamahal sa kanilang tatlo, walang saysay ang kabuluhan nila bilang Diyos sa iisang persona. Ang pagmamahal na yan ay siya ring imbitasyon sa ating lahat, mga kapatid, upang tayo ay anyayahang isabuhay ang pagmamahalang yang namamagitan sa banal na santatlo bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus at bilang mga Kristiyano na inatasan ng ating Panginoong Hesus na magmahalan sa isa't isa. Linawin natin kung anong klaseng pagmamahal ito. Ang pagmamahal na tinutukoy natin dito na siyang present sa banal na santatlo ay lagi niyo nang naririnig. Kung tawagin ay unconditional and selfless love. Na madaling sabihin, pero mahirap unawain at mahirap isabuhay. Kaya ito'y challenge sa ating lahat. Ang hirap mahalin ng isang asawang taksil na hindi sensitive sa inyong damdamin, na walang ginawa kundi magsinungaling sa inyo at pagtaksilan kayo sa kabila ng inyong katapatan. Hindi po ba? Isang challenge sa ating lahat bilang mga magkakapatid kay Kristo na mahalin ang mga kaibigan natin na itinuring nating hindi iba sa atin, pero pagtalikod natin, binabakbak nila at sinisira ang ating magandang pangalan. Ang hirap mahalin ng taong pinagkatiwalaan natin, pero niloko tayo sapagkat hindi nila at sinira nila ang tiwalang ibinigay natin. Inutangan kayo ng pera na hindi naman ibinalik sa inyo dahil lamang sa inyong pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. At ngayong sinisingil ninyo, siya pa ang galit, siya pa ang matapang, at kayo pa ang sisiraan at ide-demanda. Ang hirap mahalin ang anak na matapos yung gawin ng lahat, halos gawin yung araw ang gabi para maitusto sa kanilang pag-aaral. Ang ibinalik sa inyo ay ano? Sama ng loob. Hindi nakatapos sa pag-aaral. Nung tingnan ninyo ang report card, ang bagsak ay 5 sa 6 na subjects. Ang naipasa lang ay physical education o ROTC, kung meron pa niyan. Ang hirap mahalin ng isang taong sa kabila ng inyong pagmamalasakit,
unconditionally, ang ibinalik sa inyo ay betrayal and mistrust. Pero dahilan ba ito para masira ang loob natin at sabihin nating tapos na, hanggang dyan ka na lang, block ka na sa Facebook ko at sa Messenger ko? Kung makataong pagtingin ang ating pagbabatayan at hindi tayo tunay na sumusunod kay Kristo, yan ang gagawin natin. Yan ang ating kauna-unahang gagawin dala ng ating damdamin at emosyon. Pero kung maliwanag sa atin ang hamon ng banal na santatlo at kung tinutularan natin ang kanilang pagmamahal na unconditional and selfless, sisikapin natin na magpatawad, umunawa, at magmahal unconditionally, not because of them, but because of Christ or the Trinitarian God na nag-uuto sa atin na magmahal ng walang hinihinging kapalit. Kaya itong kapistahang ito ay hindi lamang isang doktrina na dapat ay alam natin sa isip. Ito'y isang relasyon, hindi lamang ng banal na santatlo, kundi nating lahat na magkakapatid kay Kristo upang isabuhay ang kanilang pagmamahalang walang hinihinging kapalit. At yan ang hamong iniibinibigay sa atin ng mabuting balita ngayong umagang ito. Sa ating mabuting balitang narinig, mga kapatid, may 11 sumama sa ating Panginoong Jesus upang pakinggan ang kanyang turo at aral. Pero sa 11 yon, merong nagduda sa kanya, sa kanyang turo at aral. Ang duda ay bunga ng kakulangan ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Kapag ka tayo'y nagdududa, bunga ng ating mga iniisip, ibig sabihin, wala pa tayo sa kakayahang unawain ng buong buo at walang hinihinging kapalit ang misteryo ng banal na santatlo in the context of relationship in love, and that love is selfless. Ngayong umagang ito, yan po ang hinihingi sa atin. Hingin ang biyaya na ipaubaya ang puso natin sa Diyos na nag-aanyayang alisin ang ating mga pagdududa upang huwag tayong madala na magmahal selflessly. Hindi dahil sa karapat-dapat ang ating mga mamahalin, kundi dahil sa Panginoon na nag-aanyaya sa atin. At dyan tayo lalago, mga kapatid. Sa ating paanyaya kanina, na tayo ay matutong magbigay, alam ko po marami din kayong pangangailangan. Alam ko din po na marami tayong tinutulungan. Pero ang tunay na nagmamahal ay hindi natatakot mawalan. Alang-alang sa kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos na nag-aanyaya sa ating magmahal at bawasan at mawalan ng sarili upang ipasok ang pagka-Diyos ng banal na santatlo na siyang paanyaya sa atin ngayong hapong, ngayong umagang ito. Mahirap ang hamon ng magmahal ng walang hinihinging kapalit. Pero kung meron tayong kabukasan ng puso at ang focus lang natin ay ang Panginoon, anumang hirap, katulad ng nanaranasan natin ngayon, ay hindi natin iindahin dahil mas matingkad ang ating pagmamahal kaysa sa hirap na ating pinagdadaanan. Ganyan ang pagmamahal na makatrinitarian.
hiling natin ngayong umagang ito na mapasa atin ang biyayang yan upang tuluyang mawala ang ating pagdududa, hinanakit, galit at trauma, bunga ng ating mga karanasang hindi makadiyos na siyang nagiging hadlang upang tayo'y tunay na maging mga anak ng Diyos. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayong hinirang na sambayanan ng Diyos ay magkaisang dumulog sa ating amang mapagkalinga at ating hingin ang pangangailangan natin sa kanyang mga biyaya. Sa bawat kahilingan na ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsusugo ng Panginoon muling na buhay ay matugon ng simbahang Katolika at mapigkis nawa ang mga mananampalataya sa aral ni Kristo at maging buhay na tanda ng pagkakaisa ng Santissima Trinidad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang utos ng pamamahalaan ng Panginoon ay mapairal sa mga bansa sa buong daigdig at magkaisa nawa ang sangkatauhan sa mga gawaing pangkaunlaran at pangkapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamahalan ng Santissima Trinidad ay matagpuan ng mga kapatid nating may pagdurusa sa katauhan ng mga kapwang nakikibahagi sa buhay ng Diyos at palakasin nawa sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaisahan ng tatlong persona ay manahan sa lahat ng tahanan sa ating sambayanan at pagsikapin nawa natin sa tuwi na ay magkaisa tayo sa pananampalataya at gawing pangkabanalan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa mga tahanan sa ating parokya at pamayanan ay sumibol at yumabong ang munting sambayan ng Kristiyano na lumalago sa pananampalataya, sumasagisag bilang munting simbahan, nagmamahalan at nagsusunuran bilang isang pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo nawa ang pagsamong idinulog ng iyong bayan. Pagpalain mo nawa kami na mga biyayang ang hatid ay pagkakaisa sa alay mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na bubuhay at nag-aharing kasama mo at na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, agawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan. Tungkol sa iyong anak at Espiritong banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kaya lubuhan ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot niya ang kanyang sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingabin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, ni Gilbert, aming obispo, at ang lahat ng mga pari.
Alalahanin niyo rin po, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po ninyo sila, patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, na lahat ng mga banal, na namoy po sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamagitan po ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese sa Lipa. Salamat po sa inyong handog.
sakalis na pagpapaspas, si Kristo ang kinatanggap, sakalis na pagpapaspas, si Kristo ang kinatanggap. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtagamp namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa mga ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita mo nyo sa screen ang total collection ng mga nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ang Our Mother of Perpetual Health Parish sa Agunsilyo po ay muli pong kumakatok sa inyong kabutihang loob na tulungan po ang parokya namin sapagkat ito po ay nasira ng pagputok ng Bulkan Taal noong 2020. At marami pa pong mga paggawain, wala pang kisame, wala pang flooring, wala pang altar, marami pa po. Kaya kami po ay nagpapakumbabang humihingi po ng tulong sa inyo. Kaya yung inyo pong ibibigay ay napakalaking tulong para po sa patuloy na pagpapagawa ng bahay ng Diyos sa aming parokya sa Agunsilyo. Panoorin po natin ng sandali ang maigsing video. Nasira man ang simbahang bato, ngunit hinding-hindi masisira ang simbahang tao na buhay. 4 na taon na ang nakalipas mula noong sinubok ng panahon ang bawat isa. Dulot ng pagputok ng Bulkang Taal. Kabilang sa mga napinsala ang aming simbahan, ang Our Mother of Perpetual Health Parish Agunsilyo, pati na ang kumbento nito. Dulot ng lindol, bumagsak ang mga bubong, nagitak ang mga haligi, at bumagsak ang ilang bahagi ng mga pader. Sa kabila ng pagkakaisa, at mithiing may ahon ng simbahan at kumbento, humaharap pa rin kami sa hamon, partikular sa aspetong pampinansyal, para sa gawain ito tulad ng mga materials, equipment, and labor cost. Kung kaya, kami ay kumakatok sa inyong mabubuting puso, sa anumang halaga,
sa abot ng inyong makakaya. Lalo't higit ang inyong pagdamay ay malaking bagay ang maitutulot sa patuloy na pagpapayabong ng pananampalataya. Sa mga naglalais na magpaabot ng anumang uri ng tulong, maaari kayong tumulog sa pamamagitan na sumusunod ng mga parish bank accounts. Ang inyong pagdamay ang magsisilbi ng lawlaming pag-asa patungo sa kalwalatian ng Diyos, sa tulong at gabay ng ating mahal na ina ng laging saklon. Your help, our hope, His glory. Our Mother of Perpetual Help Parish ay nagpapaabot po ng taus-pusong pasasalamat sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio dito po sa siyudad ng Santo Tomas, lalo digit sa atin pong minamahal at napakasipag na kura paroko, Reverend Father Oka Andalat, sa mga kasamang pari. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Ang susunod pong misa sa ganap na 11:00 ng umaga. Maraming salamat po nung mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pwede rin po kayong magbigay sa pamamagitan ng kanilang mga bank accounts na naka-flash sa ating screen. Maraming pong salamat sa inyong tulong. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na magpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunungang una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi. Medyo malakas po ang hangin at ulan. Madulas po ang ating mga karsada. Bunga ng bagyong ating sinasabana o kinakaharap ngayong araw na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.